So, hi guys! Welcome to my arms! Charot! So, pag-uusapan po natin kung paano nga ba napabago ng pandemya ang ating kultura. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. So guys, saan nga ba nagsimula ang kultura o ano nga ba ang kultura? Dito sa Pilipinas, ang kultura ay mga pinaghalong tradisyon at mga pamumuhay ng mga dayuhang sumakop at ng mga katutubong Pilipino. May dalawang uri tayo ng kultura. Ito ay ang material at di material. So, ano nga ba yung material na kultura? Ang material na kultura ay ito yung mga hango sa traditional at mga nililikhang bagay-bagay ng mga etnikong grupo. Ito ay nahawakan at konkreto tulad ng kasangkapan, pananamit, tirahan at pagkain. Yan po yung mga nakapalabas sa material na kultura. Ang di material naman ay ito yung mga hindi nahahawakan ngunit nakikita naman sa mga gawain o ugali ng isang tao sa mga grupo. At ito ay ang mga edukasyon, paniniwala, gobyerno, kaugalian, sining o siyensya, relihiyon at paniniwala o pananalita. So, ano nga ba yung mga napabago ng pandemya sa ating mga kultura? Una-una yung pagmamano sa matatanda. Kasi, di ba, nakakatakot nga naman, baka di mo alam kung positive o ano. Kaya, di na makapagmano. Tapos, pangalawa, yung paggagala. Yung mga bata kasi, di ba, mga teenager, yan, kami, mahilig gumala pero ngayon, takot na. Kaya, ginagawa namin, CP. Tapos, yung fiesta. Kung dati, yung kaibigan mo, nag-chat ng, or nag-text ng, punta kayo dito, fiesta namin bukas. Ngayon, nag-chat sila, o nag-send na lang ng picture ng pagkain. Tapos yung Santa Cruzan. 'Di ba, tuwing Mayo ginaganap 'yan pero ngayong ano, wala. At saka yung pagsisimba natin tuwing Linggo. Kailangan naka face mask tapos social distancing kahit nasa simbahan ka. Kung dati dikit-dikit, ngayon sobrang luwag ng upuan kasi bawal umabot ng 100 yung nakapasok sa simbahan. Tapos yung mahal na araw o senakulo, hindi natuloy kasi nga sa COVID. Tapos basta maraming na bago. Yung tuwing lalabas ka, kailangan naka-face mask or face shield. Tapos, sobrang layo mo dapat sa mga makakasalubong mo. Social distancing nga. Tapos, ayun. Parang nakakatakot kasi parang di mo alam, baka may COVID sila o ano. Ipasok na din natin yung pag-aaral ngayon. Hindi kami makapasok sa school kasi wala pang gamot. Tapos, mahirap ngayon kasi basta mahirap. Guys, ito, mayroon ako nakasalubong tapos tatanungin ko siya. Ito na po, si... Ano pangalan mo, kuya? Ate? Joe Marie po. So, ang tanong ko po, paano ba napabago ng pandemya yung ating social changes, gano'n? Magbigay ka nga ng example, kuya?
Sa tingin ko, mas marami tayong napabago ng social changes dahil sa pandemya. Unang-una, wala tayong mga special gatherings like fiesta, birthdays, na meetings na nagaganap. Tapos, tulad na lang sa nakikita nyo, kailangan natin magsuot ng mga PPEs like face mask and na dati hindi naman kailangan ginagamit dahil sa pandemya. Kapag sa transportasyon, sa pamamagitan sa transportasyon, marami tayong pinagkaiba nung transportasyon noon tsaka transportasyon ngayon dahil sa pandemya, unang-una na lamang kailangan mo lang magsuot ng face shield tsaka face mask bago ka makasakay dahil hindi kayo paintulukan na sumakay ng transportasyon kung hindi ka nakasuot ng ganoon. Mm-hmm. Tapos, napakahirap yung pumasok ngayon sa trabaho dahil limitado lang ang mga dumadaang transportation lalo ng jeep dito sa amin. Tapos kailangan i-proper sanitation sa trabaho at social distancing lagi para hindi ka makulit kasi kapag nilabag mo yon, pwede kaming mabigyan ng mga disciplinary action kapag hindi namin ipanatupad yun dahil dati hindi naman namin ginagawa yun kaya sobrang napakahirap talaga. So, yun lahat, kuya. Thank you po. Maraming salamat sa pagsali. Ay, participasyon. Yun po, nagmamadali ako eh. So, hi guys. This is my uncle and I'm gonna ask him because he's working at Luxury Buffet. So, Tito, ano yung mga pagbabago sa trabaho mo ngayong may pandemya? Kung dati, buffet kami. Ngayon, naging parang a la carte na lang kami. Ano pa yung mga changes na sa inyong trabaho? Ngayon talagang dapat social distancing. Dati tinatao kami ng mahigit 800 per day, ngayon nagiging 50 na lang. 100 ganyan. Pero marami pa rin po bang kumakain dun sa ano? Yun nga, pinakamataas na yung 150. Compare dati, inabot kami ng 1,000 person, ganyan. Eh, kayong mga staff, kuya, marami ba kayo doon? O nahati din sa... Yun. Nahati. Dahil sa pandemya, nahati kami sa dalawang grupo. Bali dati, pasok namin sa isang buwan, maabot ng 26 days. Ngayon, 13 days. Dahil nga, hirap yung company namin na magpasahod. Kaya nahati kami sa dalawang grupo. So, yun po lahat, kuya. Thank you po, Tito.